Meron ng isang kaso na ayon sa balita, itong si Mayor Alice Go at ang iba pa na kanyang allegedly kasabwat sa haharaping kaso na human trafficking. Ito siguro yung sinasabi na walang non-bailable na ikakaso ng PAOCC or PAOC, Presidential Anti-Crime or Presidential Anti-Crime Presidential Anti-Organized Crime, nasa ilalim ng sakalaw ng presidente, no, ng Pilipinas. Ito yung coordinating body na nagke-case building para kasuhan yung mga alleged sindikato o mga sindikatong gumagawa ng krimen sa ating bansa. Ito papasok pa lang itong human trafficking. Malaking dagok ito kay Mayor Alisco kung mapapatunayan. So ito, maganda yung developments. Dati hindi ito nangyari sa, ayon sa tagapagsalita ng PAOC, hindi siya dati muusad yung kaso. O walang gantong case building yung panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng PAOC, hindi po sa akin yan, nasa PAOC po yan. Tagapagsalita ng PAOC. Maganda yung ginagawa nila, at least kahit papaano, unti-unti, namamayagpag ang mga sindikato sa bansa natin, sila yung tumututok dyan. Para sila yung intelligence ng bansa natin, nakatutok dyan sa anti-organized crime, mga sindikato pinag-uusapan dito. Nandiyan yung money laundering, ano pa ba? Mga yan, human trafficking, mga prostitution, illegal na barrel, drugs, illegal gambling, saka yung mga minangyaring torture, pagpatay. Makikita nyo naman sa Pogo na raid ayon sa PAOC, tagapagsalita ng PAOC, meron to na torturing device, torture room, saka yung bag na ako sa pang-check, Vietnamese, ay nagsalita na sila daw yung tinotorture kapag hindi sila nakakota dun sa illegal na Pogo. Kasi yung Pogo na yan, yung iba naman yan legal. Yung iba naging illegal, syempre hindi na naman monitor. Tanggalan na lang siya. Nag-underground sila. Kaya may nakikita tayong nakakasuhan ng mga local government officials. Ito na nga si Mayor Alice Go na questionably pa yung pagiging Filipino citizen. Inuungkat pa nila yan. Ngayon, kung mapapatunayan yan, at napatunayan din na siya ay hindi naman talaga Pilipino, mahatulan siya ng korte, matagal-tagal pa yun, syempre apile yan, nakusado yun eh, apile hanggang Supreme Court. Kapag siya ay napatunayan na hindi Pilipino at nahatulan dito, isiserve niya muna yung imprisonment bago siya pa-deport kung saan siya bansa nag-originate, kung saan siya talaga citizen. Kasi mayroong ayon sa mainstream media, sa mga investigasyon na nangyari, nakita nyo naman sa Senado, lupang hinirang, hindi niya makanta, panatang makabayan, mga ganun, hindi niya yung mga basic, hindi niya ma-recite o makanta, lalo na yung pambasang awit natin, no, yung lupang hinirang. So, ito, palagi ko marami pa sila dyan. Ayon sa PAOC, marami pang sindikato dyan. Ayon pa nga ang nakakarimarim, ayon pa nga sa tagapagsalita ng PAOC, na pag-aralan ng sindikatong ito yung sistema natin na yung mga flaws tulad ng corruption, kaya sila namamayagpag dito. So, ito, hintayin natin, hopefully, pag-isal natin na kung ang mga akusado itong kriminal at mga patunayan, mag-isal natin na magtagumpay yung PAOC sa mga otoridad natin dito. Kasi magiging criminal heaven, itong criminal paradise itong Pilipinas kapag namayagpag itong mga sindikato na ito. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.